Ayun guys, magandang gabi. Nagbabalik muli tayo. May babahagyan yung gabi guys. Itong ating AG, itong laruan natin. Papakita ko ngayon kung gaano kabilis natin linisin. Kung gaano kadali gawin ang paglinis nitong ating AG guys. Wala pa akong niliwagan dito guys. Naka-tuck-in pa siya lahat. Naka-bolt pa siya lahat. So guys, di na natin patagalin. At umpisaan na natin yung ating gagawin. Ganyang silencer guys. Ang bolt ng kanyang stop. Yan guys, nag-iwalay na. Ganito siya sa loob guys. Yan. Ganyan siya sa loob. Ganyan siya guys. Ang lilinisin natin dito guys, itong nandito. Yung sa kargahan ng hangin. Papunta dun sa istakan niya. Kasi pinapasok ng dumi dito. Tapos yung nilalagay natin dito na pambadulas, yung silicone oil. May stock din siya rito guys. Kaya ang dumi yan doon na sa loob. Kailangan din nating linisin. O nga pala guys, ang plano ko nito, abangan nyo guys, sa susunod, i-bullpump ko siya. Tapos nagtatanong yung iba, parang kahirap daw i-bullpump. Multipump siya, nandito sa baba yung pump niya. Kaya sabi nung iba, mahirap i-bullpump. May paraan naman guys, iikutin lang tong kuwan, itong bumbahan natin, nandito rin sa gilid. Yan ang abangan nyo guys, i-bullpump natin ito, ating laruan.
siya nga pala guys, di na natin kuan tatanggalin yung itong barrel tsaka itong scoop natin. Di ko na tatanggalin kasi ang lilinisin lang naman natin itong sa pump niya. Papasok dito sa chamber. Kaya di ko na tatanggalin yung barrel. Yun guys, ito yung istaka ng hangin niya. Pag nagpa-pump tayo, dito pumapasok. Yan. Yan yung istaka ng hangin niya. Bali na ganyan dito guys. Yan. Pag nagpa-pump ka, papasok dito. Tapos dito naman sa may trigger niya. Dito, may sumasangga dito guys. Sinasangga ito. Tapos pag kinalabit mo, re-release yung nakasangga. Luluwag ito guys, lalabas ang hangin na. Lalabas ang hangin dito. Diretso dun sa barrel. Maliit lang guys. Yan lang kaliit niya. Yan. Yan yung tinatawag na tabong sa Indonesia, tabong. Yan. Ito naman yung tinatawag nilang pinsiher. Yan guys, ganito lang kadali. Yan. Yung loob nito, linisin din natin. Natatanggal naman to. Natin ding linisin. Mabilis lang din itong tanggalin guys. Pasok lang ganyan. Tapos o yun, no? Maluwag na. Yan. Ganyan lang guys. So, may mga tubig sa loob. Spring niya. Ganyan lang kadali guys. Magtanggal. Magbaklas dito sa laruan natin. Ang loob nito may bulitas. Ayun. Hindi ko alam kung anong size ng bulitas na to. Yung steel ball. Yun guys. Yung nasa loob. Isang parts din na nagsasangga ng hangin. Ganto lang guys. Ganto lang kadali. Dito sa barrel wala tayong problema kasi ginagamit naman natin. Hindi kinakalawang yung loob.
Kaya saka na lang muna natin linisan to. Yung pagkabit kasi nito, nilagyan ko na ng pandikit. Yung pantapal ng pag nabutas yung ating kaldero, guys, yun yung nilagay ko dito, yung pandikit sa barrel, sa kerosene pump. Para did hassle, hindi ko muna lilinisan to. Kasi alam kong malinis pa to sa loob. Kaya di ko na muna siya tatanggalin. Sa susunod na lang natin linisan. Kaya ang lilinisin muna natin talaga ito. Tsaka itong kuha na to, tube na to. Ayan guys, kung nakikita nyo. Ayan. Diretsuhan niya. Tagusan. Ayan guys. So. Ito yung lilinisin natin sa loob. Walang tayo ng tissue. Yan. Tapos kailangan din pala natin to, guys. Kasi baka may medyo matigas-tigas doon sa loob. Sprayan lang natin sa loob. Ang ganyan lang. Talpak natin to. Tapos tulak natin. Okay, so kung nakikita niya, ang dumi. Sabing dumi niya. Yan. So, ganito lang siya kadaling linisin, guys. Kung tuloy-tuloy yung kuan, paglilinis mo, mabilis lang. May kabit mo agad, magamit mo rin agad. Wala kasi siyang ganong parte sa loob. Ang importanteng parte niya dito, ito. Yan. Ito. Tapos yung pang kwan niya, pang handle ng pump niya. Ito, guys. Ganyan lang siya sa dali. Kung bibilangin natin, kwan lang, guys. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Trigger. Sampo. Itong chamber. 11. 12 lang, guys. 12 parts lang. Yung nasa loob niya. Kaya mabilis lang gawin. So, ganun lang, guys. Ang pagbaklas nito, ganun lang kabilis. So, ayan guys, oh. Ito na lang yung natitira. Barrel niya, chamber niya, tapos yung scope natin. Magpapalit pala tayo ng scope, guys, kung sinong may gusto nito. Bibigay ko. Discovery BTR 3x9x4. Oh? 3x9x40 BTR scope, guys, Discovery. Ayan, yan. Yan kung nakikita nyo, guys. Ayan, madilim mata. Yan, guys, oh. Yan. Next week siguro, guys, papalit tayo. Medyo malaki-laki yung papalit natin dito para malinaw talaga yung kwan. May kwan kasi, hassle kasi yung itong medyo maliit.
pag malayuan yung target, nasa mga 60 na, 60 meters, lalo pag medyo madilim, 40 meters, ayos siya guys. 60 malinaw naman, kaso eh, medyo, one, hindi kasi siya ip-ipi, side focus. Kaya pagka sinum mo siya, nag-zoom ka, lalaki din yung crosshair niya, lumalaki. Matatakpan yung target natin sa crosshair niya. Hindi mo mapunteriya dun sa target mo kung saan mo gusto. Sa dibdib ba, ganun, sa pakpak, sa liig. Hindi mo siya mapunteriya doon. Kasi lumalaki rin yung crosshair kasi niya, guys. Lalo pag kuwan. Malayo. Pero malinaw. Malinaw, sobrang linaw. Mga video ko naman, ito lang yung ginagamit ko. Simula nung umpisa. Malinaw naman siya. 30 meters na malinaw. So, yun guys. Salamat ulit sa panonood ninyo. At sinishare ko lang kung paano mabilis baklasin itong ating AG. Itong ating laruan. Kung paano kadali siya baklasin. Kung paano kadali, mas lalong mabilis magkuhan guys, magkabit. Pagkatapos na. So yun guys, muli. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat ulit guys. Kaso di tayo makahunting-hunting ngayong kuwan. Tag-ulan. Tag-ulan kasi dito guys. Isa pa yung trabaho natin. Meron tayong trabaho Lunes hanggang Sabado. Bakante lang natin guys kay Linggo. Tapos minsan nakapos tayo sa oras. Di tayo makahunting-hunting. Kaya pagpasensyaan nyo muna at madalang-dalang yung upload natin sa hunting guys na. Babawi na lang tayo guys. So, muli guys, maraming salamat ulit sa inyo. Bye-bye.